sumasapat pa nga ba yung mga benepisyong nakukuha po ng ating mga senior citizen? Siguradong sa January next year, may 1,000 na ang bawat indigent senior citizen. Iklaro ko lang, Ma'am Cheryl, yes. Indigent senior citizen. Po siguro mga kapatid, while waiting for it, anyway, retro naman po ito, baka po kayo wala sa listahan bilang isang indigent senior citizen. Again, hindi po lahat ng senior citizen makakatanggap ng 1,000. Those, yun lang pong considered na indigent. So, kailangan po yan, nasa listahan po kayo ng LGU na considered po kayo na indigent senior citizen. So, siguro po yun, gusto nyo na rin pong ayusin para once na magka-budget na, wala na ho kayong hahabulin pa. Ano, na nagkukumahog na, bakit ako hindi kasama, indigent ako. So, paayos nyo na po yan while waiting for it. Ayun, Attorney Quijano, at this point, kasama na rin po natin si Attorney Romulo Makalintal, ang ating senior citizen advocate. Hi, Attorney Makalintal. Hi, good afternoon, Cheryl at Mr. Quijano. Magandang hapon po. Salamat po sa inyong oras. Bilang isang advocate po, Attorney Makalintal ng senior citizen, ano po yung mga kadalasang hinaing ng mga senior citizen kaugnay ng kanilang mga benepisyo? Well, siyempre ang mga hinaing niya rin, actually yung medyo controversial ngayon, yung mga sinasabi ng mga products daw ay naka-promo. Aha. Ang sinabi naka-promo, wala na silang discount. Opo. Siguro ito ang dapat tingnan ng senior. Attorney Makalintal? Yung mga promo na yan, opo, ay pag sinabi ng establishment na naka-promo, hindi na binibigyan ng diskwento ang senior citizens. Opo. Maraming mga hotel establishments, pag ito ay nagpa-register, nagpapunta yung mga senior citizens, sinabi magkano po ang rate ninyo, ay ganito po, mga 6,000. Ay pag senior, ay hindi na po naka-promo na kami. Mali yan eh. Kasi kung ang promo ay hindi permitted by the Department of Trade and Industry, yung sinasabi ng promo rate na yon ay still a regular price in so far as senior citizens are concerned. Marami na akong inireklamo mga big hotels, ano, big establishments. At ako rin na nanawagan din ako sa DTI, pero hindi napapansin ito. No? Mm-hmm. Actually, ngayon nga, naghain kami ng demanda sa DTI para ito mabigyan ng pansin. Na sa ilalim kasi doon ng DTI, at ang hindi magbibigay ng ganyang kukuha ng permit, ay pwedeng mabilanggo ng isang buwan ang nagmay-ari ng nasabi mga establishments pag may promo sila na aprobado ng DTI. Kaya dapat liwanagin natin yan siguro sa mga kila Mr. Quijano na yung mga promo na yan pag hindi aprobado ng DTI, ang senior citizen ay still entitled to a discount. Yan ngayon ang ginagawa sa mga airlines establishment kasi nga na-raise namin yan. Mabuti lang yung ka-up nagpadala sila ng notice na kapag iyan na promo ay hindi approved ng DTI, the promo rate na sinasabi is still considered as a regular price to which a senior citizen should be still entitled to 12% but discount at 20%. Oh, ganun pala yun. And I'm sure yung mga kababayan natin, hindi rin po alam yun. Hindi nila alam yan. Oo, wala yan. Almost 99% ano ha, hindi yan na pansin. Hello, sir? Attorney, medyo napuputol-putol ka. Attorney Makalintal? Hello. Ayun po, apo. Medyo naputol lamang po kayo dun sa huling bahagi. Attorney? Ayun. Ayusin natin, San. Yung linya natin with Attorney Makalintal, medyo napuputol-putol tayo. Attorney Quijano, yun pong sinasabi nga po, marami rin ho ba kayong nakukuhang ganung concern po ng mga kababayan natin na pag this, ano na, promo rate, wala na silang discount? Yeah, Ma'am Cheryl, ako po ay sumasang-ayon at sumasaludo kay Attorney Romy Makalintal. Not only do I quote him, every time umiikot ako, naglilibot because
he has proven his nagdemanda siya at napasa ng Supreme Court ang mga decisions na favoring the senior citizens. Yan po talaga ay dumarating sa atin. In fact, I personally, isang beses umiikot ako at yan na nga yung sinabing wala pong discount dahil naka-promo na po ito. So, yung sinabi ni Attorney Macalintal na dapat hingin mo yung permiso galing sa DTI kung talaga bang may promo ay dapat gagawin. So, ginawa po natin at pasalamat tayo na binigyan tayo ng 20% discount dahil wala silang maipakita na promo na approved ng DTI. Mm-hmm. So, I would like to repeat this. Pasalamat tayo na ni-raise ito uli ni Attorney Romy Macalintal. We would like to ask everyone na pag may mga ganung promo, pagsabihan talaga yung may-ari ng establishment o yung management at hihingin kung talagang may approved DTI promo ba. Kasi kung wala, dapat bigyan ng 20% discount ang senior citizen. Pag po ganun na may hindi pa rin ibinigay at may reklamo po, saan sila pwedeng dumulog para ireklamo yung establishmento? Okay. Ma'am Cheryl, ang pinakamalapit na pwedeng puntahan ay ang OSCA. Dahil sa isang munisipyo o isang siyudad, yung OSCA is supposed to be the extension of the mayor's office. It takes care of coordinating with the senior citizens and protecting the rights of the seniors. Eh siyempre, kung wala pang OSCA o ang OSCA ay wala riyan, may si mayor. And of course, pagka makikita natin na walang action sa local levels, please feel free to call the attention of the National Commission of Senior Citizens. Kami po ay pwedeng i-email nyo sa amin sa ph.ncse@gmail.com ph.ncse@gmail.com or sa website natin ncse.gov.ph. And we are having our office at ground floor 106 Mabini Hall, Malacañang, Manila. At kasama na po natin sa linya ng telepono si Yvette mula sa Quezon City. May tanong po siya, Attorney Quijano. Yvette? Yes, Miss. Yes. Cheryl. Hello po. Ano pong maitutulong namin sa inyo? Magandang hapon, Ma'am Cheryl. Opo. Tanong po lang po, kasi yung sinasabing free hospitalization or medical benefits ng senior, is it compulsory or kung sino lang yung may gusto? Attorney Quijano? Ang pinag-usapan po kanina, Ma'am Cheryl, is free medical, dental, optical and ear examination sa outpatient. So, yung diagnostic and laboratory facility should be accredited by PhilHealth. And this covers all senior citizens. So, hindi ho bilang kung sino-sino, kundi lahat talaga ay makakapag-avail ng free medical examination annual. Isang beses lang po sa buong taon. But the other aspect, which is inpatient, yung magpapa-hospital, ay may isang program pa rin niya ng PhilHealth na covered. Mm-hmm. So lahat ng mga senior citizens ay may benefit out from it. Ang nakikita kong unang dapat isulong ngayon is yung free regular medical examination na outpatient. Kasi dito natin malalaman yung katayuan ng pangangatawan ng isang senior citizen. At in fact, pwede natin din malaman yung early prevention and early detection kung may mga kapansanan, may sakit man ang senior citizen. Kaya importante po. Miss Yvette? Hello po. Tanong ko po, yung dapat ba naka-register yung senior online katulad na nasabi kanina or kahit hindi na po? It would be good na naka-register sana, yun nga po ang hinihikayat ni Attorney Quijano. Pero kasi kung senior ang parents mo,
automatic yan, dapat miyembro sila ng PhilHealth. May PhilHealth membership naman sila. Opo, meron naman po. Ayun. So, kahit wala daw silang nararamdaman na sakit, ano? Opo. Siyempre tayo mga anak, gusto natin malaman din yung ano ba yung kalusugan ng ating mga magulang. So, sa kahit saan daw na clinic, lab or ospital, basta accredited ng PhilHealth, pwede nating sabihin na magpapa yearly check up ang nanay ko or ang tatay ko, si lolo or si lola, at gagamitin namin yung benefits nila bilang isang senior citizen. Opo. Pero Ma'am Cheryl, hindi na kailangang naka-register or talagang dapat makasaka-register sila. Mag-register. Hindi naman po, pero kasi maganda yung online registration kung may oras kayo para magkaroon ng database ang ating mga senior citizen. Pero kung hindi po sila makapag-online, okay lang din po. Okay lang naman po. Pero since I'm sure ikaw, kayang-kaya mo yun gawin for them, di ba, Yvette? Opo. Ayun, opo. Yes. Oo. Ano yung online address? Para makapag-register po. Attorney Quijano, ano po yung online natin for online registration? www.ncsc.gov.ph ncsc.gov.ph. That's how we recall that. Ayun po. Ganun lang kasimple. NCSC. Po yung pinag-uusapan natin, Attorney Quijano. Ano po, yung 1,000, klaruhin po natin ulit para sa lahat ng mga nakikinig, ano, about that 1,000 pesos na dagdag benepisyo. Yeah, Ma'am Cheryl, yung 1,000 pesos ay nagiging batas noong July 30, 2022, mm-hmm. Through Republic Act 11916. Ngunit dahil kinakailangan ng IRR ang batas na yan, nagawa niya ng IRR December last year, but lumabas ang IRR at na-i-publish ng Official Gazette March 6. Kaya 15 days from March 6, effective complete from that point of view. Ngunit naghahanap pa po ng budget kasi yung National Expenditure Program ng ating pamahalaan was submitted by DBM on May 2022. Yung batas is July, kaya hindi na nagawa ng appropriation kaagad. In fact, nagawa man ng reserve na item, but hinahanapan ng pera. So, I am not yet sure, hindi pa po dumating sa atin yung report from DBM. Hmm. But sulat na ng DBM, ng NCSC at DSWD ang DBM patungkol dito. Sana po nahanapan na. And of course, pag may pera na, magiging retroactive siya beginning April of this year. Hmm. Ngayon, Yung nag-feedback po ay sana maibigay na. Ang namibigay hanggang ngayon po ay ang DSWD. Mm-hmm. Hindi po na-transfer yung function na yan sa NCSC. Kaya we join you in asking na makakatulong tayo. But sa ngayon, DSWD pa ang namamahagi ng social pension. Mm-hmm. And of course, we need a lot of prayers and the support na sana mahanapan na ng pera ng DBM, ng Bureau of Treasury, maybe ang Department of Finance para magkaroon talaga ng pondo na maging retroactive yung 1,000 from April. But beginning next year, I suppose nakikita natin na sa submission ng National Expenditure Program, kasali na yan sa calculation ng DBM. Mm-hmm. Kaya siguradong sa January next year, may 1,000 na ang bawat indigent senior citizen. Iklaro ko lang, Ma'am Cheryl, yes. Indigent senior citizen. So yung hinihingi na sana maibigay sa ngayon, sana po you be patient ng konti dahil ang DBM at Bureau of Treasury ay naghahanap pa ng pera dahil naging effective yung batas last year pa, July 2022.